Isang Chinese ang nasa gitnang National Bureau of Investigation sa Tagaytay na biktima umano ng torture. Nagbabalik si Rod Lagusan. Sinalakay ng mga tauhan ng Cybercrime Division, Special Task Force at Human Trafficking Division ng National Bureau of Investigation ang bayan na ito sa Tagaytay City. Pakay nilang iligtas sa isang Chinese national na biktima ng torture. Natunto nila ang lugar kasunod ng sumbong ng kaibigan niya na isang Chinese. Mabilis namang nakita sa loob ng bahay ang biktima. Sa kuwang ito, makikita na kinukuryente ang biktima. Puno rin ng latay ang kanyang likod. Ayon sa NBI, nagawa pa nito na makapaglabas ng video na humingi ng tulong. Pero ang rescue operation, naging daan para madiskubre ang illegal na aktibidad sa kabilang kwarto. Nagulat kami na tumambad sa amin ay ito. Itong mga suspects na ito, behind their respective computers at nagkukontak ng mga scamming activities. So ayun napunta na doon yung raid namin. Dito na inaresto ng NBI ang nasa 17 Chinese nationals. Napag-alaman din na gusto nang kumalas pala ng biktima sa grupo. Positibo naman yung itinuro ang mga nang torture sa kanya. Pareho nito ang una ng grupong naaresto noong Biyernes. Ayon sa NBI, mula din kasi ito sa isang malaking POGO operations na bumuo ng maliit na grupo. Engage sila sa maraming activity like crypto scam, investment scam, catfishing, romance scam. We found out different scripts. Ito ang mga scripts na to, ito yung ini-employ nila to lure yung kanilang victims. The usual method, ang kanilang operations is within the field, pero yung targeted victims nila outside jurisdiction ng Philippines. Anya, may posibilidad na sangkot ang grupo sa hacking activity. Base sa kanilang inisyal na investigasyon, nasa 2 buwan pa lang nag-ooperate ang grupo. At ang mga nakuhang cellphone sa mga suspect ay posibleng pinapasukan ng mga nag-scam na pera. Wala namang naipakitang dokumento ang mga nahuling Chinese. Naharap sa kasang qualified human trafficking ang 3 itinuro ng biktima na nanakit sa kanya. Habang lahat naman sila ay naharap sa paglabag sa Anti-Financial Account Scamming Act. Rod Lagusad, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.